better give me that money. Gonna cook lunch for my employers next. English yun. May ground meat. Tapos may eggplants. Piprito ko siya, guys. Tapos ito ang patatas, guys. Tatalo pa natin siya kasi lalagay natin siya sa oven mamaya. Ayan na yung patatas, guys. Nagayat ko na siya. Yung talong kanina, nagayat ko na rin. At piniprito ko na siya. So, ayan guys, nakapagayat na rin ako ng sibuyas at bawang. Magigisa na ako mamaya nito. Yung giniling na karne. So, ayan guys, nilagay ko na yung frozen na meat, ground meat. Kasi ayaw ng amo ko na hinuhugasan yan. Kaya ang gagawin ko, pakuluan ko siya sa tubig. Hanggang sa maluto siya. Ganto guys, ang ginagawa ko kasi ayaw pahugasan ng amo kong babae yung karne. Siguro, ayaw niya mawala yung lasa. Hindi ko alam kung anong karne to. Karne ba ng camel, tupa o ano. Pero hindi siya baka kasi hindi siya masebo. Ito ginagawa ko. Tapos habang niluluto ko yung karne, ito naman yung talong piniprito ko. Yan. So ayan guys, hiwa-hiwalay na siya. Lalagyan ulit natin siya ng tubig. Yan. Para nakukuluan siya kasi hindi nga siya pinahugasan ng amo ko. So, kung ano mang bakterya meron siya dyan, mamatay na. Kasi yan. Sanay kasi ako guys talaga na bawat iluluto, hinuhugasan muna. Kaya lang, syempre, amo ko siya. Ayaw ka naman sabihin na mas magaling pa ako sa kanya, di ba? Kaya sundin na lang natin. Pero ganito talaga ginagawa ko pag pinapaluto niya ako nito. Yan, hiwa-hiwalay na siya. Tapos, yan. Pakuluan ko siya. Bali, pangalawang lagay ko na to ng tubig eh. Yan, pag natuyo na siya, lalagyan natin siya ng olive oil. Pero ngayon, habang kumukulo, lagyan natin siya ng ginger powder para matanggal yung lansa. Yung anggo niya, anggo. Yan, budburan natin siya guys. So, ayan guys. Tuyo na yung tubig. Lagyan na natin siya ng olive oil. Nilagay ko na ngayon guys ang bawang. Ayan. Nagigisa natin yung bawang. Nilagay ko na rin guys ang sibuyas. Ayan. Pag naluto na yan, hahaluin na natin yung kasama ng karne. So, ayan guys. Nahalo ko na siya. Yung talong ko may nasunog kasi sabay sila. Ayan. Tapos nagbablog pa si Jai. Ano, san ka pa? Ayan. Lagyan na natin siya ngayon ng mga ricados. Lagyan na natin siya guys ng ricado. Muna natin itong talong. Baka masunog, yari tayo.
sugar is all. Mix spices. Ito, curry powder. Are you guys? Chili powder. Chili powder. Lagyan natin siya. Sarap kasi yung habang nakain pa merong medyo manghang. Tapos, haluin natin. Sorry guys, wala akong hawakan ng cellphone, kaya ganyan. Pag nakaluwag-luwag na si Jai, nakakabili rin tayo nun. Ang talong, hindi natin masyadong lulutuin kasi maluluto naman ulit yan. Pag nilagay na sa oven. At ang aking katago-tagong sangkap, guys. Hindi alam ng amo yan. Papatakan natin siya ng konti para maging kamangha-mangha sa kanilang panlasa. Hindi nila makakalimutan. Babalik ko siya sa bulsa ko, guys. Kasi nito tayo yung ilang dito sa kusina. Baka magtaka sila ano to. At lalagyan natin siya, guys, na tomato paste. Konti lang. Lagyan natin siyang konting tubig, guys, para mas magsama-sama yung lasa dun sa karne. Guys, na cooking cream. Oregano. Lagyan natin siya ng konti. Kung tama sa asin. Magdala ng konti. So,
Ayan guys, ito yung dinayat kong patatas kanina. Nilagyan ko na rin siya ng mga ricado. Konti lang kasi kung ano yung mga nilagay ko dun sa ulam, nilagay ko rin dito. Para equal yung lasa, di ba? Ito yung mga sangkap, yan. Yan. Haluin lang natin siya para pagka luto ng karne, lalagay na natin siya dito. Kung tatanungin niyo ako guys kung anong luto to, hindi ko alam eh. Kasi sinabi ng amo ko na, Sincha, magluto ka ng ganito, yung may patatas, may talong, may giniling na karne, yun, gets ko na. Pero kung anong tawag, hindi ko alam. Kayo na maglagay ng pangalan nitong ulam na to. So, ayan guys. Nahalo ko na siya. Pwede ko nang ilagay dito yung karne. Guys, okay na siya. Maayos na. Nahalo-halo ko na yung mga ingredients. Yan, pwede ko na ilagay yung karne sa ibabaw. Ayan na guys, nilagay ko na yung karne sa ibabaw. Yan, papatong na natin ang talong. Ito na yung talong, nasa ibabaw na. Lalagyan naman natin siya ngayon ng mozzarella at saka ng cheese. Kasi sa kada luto ng amo ko, gusto niya lagi may mozzarella cheese at hindi ko alam kung ano yung isang cheese na yayadya rin ko. Basta ako luto lang ng luto. Hindi ko alam kung ano mga pangalan nun. Ayan yung mozzarella na ilalagay ko at ito yung cheese na yayadya rin ko. Para siyang queso de bola sa atin eh. Nalagay ko na siya. Mozzarella. Guys, dito naman tayo sa oven. I-set na natin siya 200 lang kasi para hindi madali masunog. Tapos up and down yung ano niya. Yan, tapos start natin siya ng mga lampas 60 minutes. Yan, okay na siya. Yan, lampas siya ng 60 minutes. Nandito siya. Tapos ito up and down yung para mainit siya. Tapos nasa 200 siya. Ito na guys. Ayan na, may mozzarella na at saka meron ng nayadyed na cheese na parang queso de bola sa atin. Yan. Tatakpan na natin siya ng foil para isa lang sa oven. Ayun na siya guys, nasa loob na. So mamaya, pag naluto yan, baka pagbalik ko rito sa kusina, nabuhat na naman ng amo ko kaya wala tayong ending. Diba? Kaya last nung niluto ko, walang ending kasi binuhat na ng amo ko sa dining table. So guys, maglilinis na tayo ng ating kalat. Makalat ang kusina. Ayan pa yung mga pinaglutuan. Ayan. Ayan. Ito pa yung ibang kalat. Time to ligpit-ligpit na guys.